Kila Idol, maisagawa po itong lie detector test. Para kay? Para po kay Miss Michelle Banaag, yung live-in partner po ni Okay. Kapla. Marami pong netizens ang nag-request nito sa inyo, Idol. Ngunit kailangan po sana natin ng consent. Yeah, nabasa ko yung email mga sa comments last night. Butit napansin niyo yan. Good. Not only lie detector test ang gusto ng mga netizens. Marami sa kanila ang gusto rin siyang ipadrug test. Which makes sense. Bago natin tulungan, sabi ng mga netizen, kailangan ma-make sure daw natin na hindi nagagamit ang ating programa, yes, po, na hindi set up itong lahat ng itong nangyari ngayon, na kung saan ang dami na exposure nitong si Michelle. Now, tama ka, request nila ipa lie detector test lahat, maging yung ate at yung nagsalita na pamangkin. And then ipa drug test na rin. Now, doon po sa inyong mga kahilingan, of course, gusto po namin yan, pero we have to ask permission from them. Kasi po, yung sa lie detector test at saka sa drug test, yan po ay voluntary. Pag pumayag itong si Michelle, then very good. At yan ang gagawin kong conditionis din. Na bago natin siyang tulungan, kasi nangako tayo by Monday, magde-decide siya kung siya magsampa ng kaso, i-refer natin to sa abogado natin at yung abogado ang tutulong sa kanya. At magsasampa na kaukulang ng kaso, mga gusto niya, labang kay Tekla. Pero, condition, kailangan pumasa ka sa lie detector test. Tama nga, salamat mga netizen. Kaya itong tinatawag namin netizen power. May boses po kayo dito sa aming programa. At na-check po namin yung mga nag-request na mga legit naman. Hindi yung tinatawag na troll. Yung mga nag-request na ipa-drug test, ipa-lie detector test, si Michelle, these are legit na mga subscribers. Now, ang tanong, papayag ba si Michelle? Papayag ba yung kanyang ate? Papayag din yung kanyang pamangkin? Kasi lahat sila salita eh, di ba? So para masiguro na tama yung mga netizen, hindi tayo nagagamit dito. Michelle, magandang hapon ulit sa inyo. Michelle, may request ang maraming netizen. Okay. Ito po ay voluntary. At ito rin po ay yung gagawin kong kondisyon bago namin kayong ipagpatuloy at tulungan. Kayo po ay magpapalay detector test. Opo. Para malaman kung kayo po ay nagsasabi ng totoo o meron po kayong maitim na pakay at ito ay set up lamang. Drama lamang itong ginagawa niyo. So, willing ka? Good. At hindi lang ikaw, maging yung sister mo. Kasi nagsalita rin sister mo eh. Di ba? Sino po, sir? Ilan bang sister mo na kasama mo sa bahay? Isa lang po. Anong pangalan? Sabian po. Oh, yun ata yun eh. Di ba yung nagsalita sa video? Pinagsalita namin? Opo, opo. Oh, yung ba yun? Opo. Hindi, kailangan yun eh. Hindi pwede, opo. Hindi ka pwede magpresenta ng ibang sister. Dapat yun. Okay. Pangatlo, kailangan magpalay detector test din po yung pamangkin nyo. Yung nagsalita kapon. Okay, good. Now, meron pa pong isa, ma'am. Opo. Drug test. Sige po, sir. Anytime po. Lahat po yan. Handa po kong marating. Good. Kahit po mismo. At ma'am, yung drug test, random po ito. Basta't mag-ready na lang kayo. Any day, bigla na lang kami pupunta. Kasama yung magtitest sa inyo sa drug testing. Kukunta kami ng isang ahensya na ito ay accredited ng DOH. At on-site, ida-drug test kayo. Ako, sorry, ako. Hindi namin sabihin ng araw kasi ipapaliwanag ko lang ito sa mga mananood. Kasi yan daw ay kayang masetong din. Nung mga mautap, hindi sila gagamit sa araw na yon, inom silang maraming tubig, inom silang buko, etc., etc. So ang gagawin natin, random. Kami ang pipili ng araw, basta darating na lang kami, you have to be prepared for 1 week, kayo po ay naka-standby lang sa bahay. Opo, sir. Okay, good. Fair enough? Opo. Now, yan ho ba ay pwede rin applicable din sa iyong sister, papayag? Opo, sir. Papayag po. Good. At yung inyong pamangkin, anong pangalan po ng pamangkin? Shan po. Shan. Opo. Check. So, iche-check mo. Pumayag sila. Yan, mama, yan ay voluntary. Okay, sir. Hindi kami pinipilit. Good. Opo. Now, para po maging patas, nangako ako kahapon na pasasalitain ko po ang dalawan nyo pang kamag-anak para maging apat na, fair and square. Kasi nakapagsalita, apat po sa panig ni Sir Tekla, apat din po sa panig ninyo. O hindi, ma'am, isa na lang, ma'am, kasi ang nakapagsalita, ikaw, tapos yung sister mo, pamangkin mo. So, isa na lang para maging apat. Hello po, sir. Ma'am. Ano na po yung huli niyan pag mapatunayan ko po yung sasabi ko ako ng totoo, sir? Ma'am, kapag pumasa kayo sa lie detector test, at pumasa po kayo sa drug test, then tutulungan po namin kayo. Yun lang po yun. Maraming salamat po. Tutulungan namin kayo. Yun yung aming kondisyon. Yun din po kasi ang request ng mga netizen. Opo, sige po. Meron nagsabi, sana both sides, kay Layden. Salamat, Layden. Pero voluntary to. Si Tekla, ayaw po magsalita. So hindi po natin pwedeng pilitin. Kung ayaw niya magsalita, much more kung siya ba'y papayag na magpa lie detector test o drug test, nahulaan ko na na malamang baka hindi siya papayag. So at least ito pumapayag. Pero
Gusto ko pong sabihin sa inyong lahat na yung lie detector test ay hindi po tinatanggap sa korte bilang ebidensya. Pero ito po ay nakakatulong para determina kung yung tao ba ay nagsasabi ng totoo o nagsinungaling sa kanyang mabinitiwang salita. Okay, ma'am? Okay na yan. Kapag halimbawa, ma'am, lumitaw na nagsasabi kayo ng totoo or pumasa kayo. Pumasa kayo. Yun lang. Ang nagganan sa'yo nagsabi ng totoo, pumasa kayo, then meron na kaming enough reason to help you.